salamat po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E-T-A-L-L. Ayan, tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Dito kami natutulog. Kapawang kusyan dyan. Napatanong ko, baka namimiss ni Usa. Baka namimiss ni Usa ang mama. May kung kailan maganda yung bahay mo. Sa, may ano, Usa, may tanong bakit daw bawal, Nay? Aba, hindi ka naman natin alam. May trauma pa, eh. Nando, eh, sa bagay tayo, hindi naman mabibigla. Eh, tanong nyo kay nanay, bakit di pa mawala yung phobia? Tanong nyo. Ay, lapitan nyo yung asawa nyo. Uuwi ba ako dito o paano? Kasi madali ko sabihin, tatay, dalawang araw muna ako sa pamilya ko, saka ako ba? Di pa rin talaga maano sa isip ko yung nangyayaring nakaraan. Kay nanay, nay, ano yung parang takot talaga? Yung sinasaktan niya ako. Ano yung pinakamasakit? Ano yung pinakamasakit po na ginawa sa inyo dati po? Yun po talagang tumatakbo kung talagang nagkandailin ako sa takot. Alin po? Ang gawa po? Nauntong niya ako sa ganyan, kanto ng bintana. Kami lang pong dalawa. Naalala niyo yun, Tay? Lasing siya. Paglasing? Kahit po hindi lasing, basta galing sa trabaho. Kahit ako yung nakipag-ayaw niya, nakipag-tiyan ako sa kapwa ko. Gusto na sa bahay lang ako. Siyempre, pag wala kong makain, kahit panlogaw, maghahanap ako. Tama po eh. Kahit po nangihiram ako. Eh, marami akong mga utang dyan, mga nakaraang parang talagang, naman talaga akong pambayad. Sinaamin ko. Kaya sinasabi ko sa mga pang nalalabas ako sa labasan. Kung anong nakikita ko sa kanila, huwag yung gawin sa asawa nila at nananasan ko. Dahil kung mga mamabait yung asawa nila, eh sila namang medyo, ano, pinagsasabihan ko. Kaya huwag ako yung mga magalit sa akin, sinasabi ko lang yung mga naranasan ko sa kanya nung nagdaan pa lang. Tama po. Kasi parang nakikita kong kasi sa kanya po ngayon. Kaya, nalungkot lang ako doon sa ano ni nanay. Yung panahon na yun, nakakalimot tayo sigurado sa ating Diyos, eh, no? Kasi kung nandun yung pagmamahal natin sa ating Diyos, yung pagkilala at takot natin sa Kanya, eh, hindi nga natin magagawang saktan yung asawa natin. Nung dumarating talaga tatay, katulad niyo, ano, kaya alam mo, kaya malalaki na yung mga anak ko. Yan, tatay, hindi na ako nakapag-iisip na, ano. Yung tama po. Kasi nung nagdang araw na yan, nalang kami sa buhay. Ay, ako lang ang naghahanap buhay. Kung minsan, ano, pagod ka, mainit ang pulo. O kaya, Pero grabe naman, tayo, ba't nakuha niyong saktan yung asawa niyo? Eh, hindi mo naman talagang sukat akalaan yung tatay. Hindi mo naman alam yun. Hindi ho. Bakit hindi niyo alam? Ay, hindi naman daw po kayo lasing minsan. Eh, yun nga tatay ang pinagtatakan mo. Hindi mo naman alam. Gaya niyan, hanggang ngayon, nandun yung sakit. Dapat, ano yan, unti-unti, nababawasan niyo yun. Pero, Nay, maniwala kayo, yung pag-inom at sigarilyo. Hindi sigarilyo, naman. Wala na yata din. Sabihin na nating isa sa isang araw. Meron pa ba tayo? Minsan wala na talaga, ayaw Nay. Ayaw maniwala. Hindi ko alam kung kinikilig si Nanay o ano. Tay, kayong magsabi kay Nanay. Hindi, totoo nga. Oo. Hindi na nga, totoo. Kung minsan sa isang linggo, isa siguro, pagka meron pang hindi, pag wala. Ay, umpisa na nga yun. Hindi na, totoo. Wala na po. Alis na mo na yun.
Okay na lang daw po nasa isip niya, nasa yung mga anak niya. Ano yung pinapangako niyo po sa minamahal po niyo na asawa? Ay, ngayon, may awa ang Diyos, magtrabaho man ako na na. Eh, kama, may kahit konting ipagkakalusa, kaya hindi bigay sa akin. Ayun. Yun ang Tatay Freddy ko. Pati ko ba, Tatay Freddy, hinahanap mo pa ba yung pagyakap sa isang bilang sasawa? Siyempre, kahit na ba malalaki na yung mga kuna, hinahanap natin yun naman natin. Nangungulila po si Tatay Freddy. Pwede ka naman, Tatay Freddy. Di, pwede ka namin iiwan ngayon. Eh, bukas sunduin na lang kita. Titingnan lang kung papaya. Apa parang may konti pa nanay. Bakit ba nanay? Ano bang problema? Sige nga. Meron pa. Nakahalik, tatay. Hindi yun. Oh, sige, balitahan niyo muna kami. Ano nangyari? Pag-uwi niyo po, mag-good morning muna pala kayo sa Katekram. Good morning po, mga Katekram. Galing po ako sa bahay, umuwi po ako. At nakatulog na po ng... Nakatulog na po na maimbing na okay na po ang pamilya, mga Katekram. Grabe naman nun. Kagabi, sabi ko po kay Linda, kasi di ba hindi alam, hindi ko nasabi. Gabi na po nung naalala ko, ah! Sabi ko si tatay wala pa. Sabi ko, ibig sabihin, nakatulog na, pinayagan ng matulog doon. Oh, nakayakap na. Eh, ang usapan ko, ano, kung hindi ako papayagan matulog doon, babalik ako. Pagka gabi na hindi ako nakabalik, pinayagan ako matulog. Not yes, or tatay. Tayo, kaya pala. Problema pala. Okay. Medyo kakwa na. Siyempre, yung eka namin, wala naman malaking problema. Konti-konti lang naman. Kaso katulad nga nung isang bata nag-asawa, sa Disyembre na kago yun. Nung pagdating ko po, ano, niyakap ko yung biyanan ko. Doon yung natapatapaan doon yung biyanan ko. Ah, kasi sa unang alaw sila, no? Tapos, niyakap ko yung asawa ko. Tapos, tinanong ko kung ano ang mga problema nun na hindi ko alam. Yung nga lang yun, matagal ko raw sila ng yun. Sabi ko naman, pasensya na. Hindi ko naman alam yun na hindi na ako umuwi. Ngayon, kung ano man ang pagkakulang ko sa inyo, humihingi ako ng kapatawaran sa iyo. Hindi naman kumiti po, pwede ba ako matulog dito? Ah, sinabi niyo kaagad? Oo, hindi na ako nagpaligid dito. Hindi naman kumiti. Tapos, oh, sige, dumayak ka, paayos ko yung buhok mo. Tsaka yung biyanan ko. Sabi ng biyanan ko, wag na anak. Bagong call lang yung buhok. Yung asawa ko, talagang dadaling ko rin sa naambasa doon. Sabi naman nung, huwag na. Yung kung binigyan ko ng tatay rin ng konting pera, pamamalingi ko na lang. Total, meron naman nagkukulay dyan, 300 lang, sabi, sa bakla rin. Ikaw, gusto ko talaga doon. Kasi ako pagpapakukulay ng buhok doon, may sandin sa babae. Hindi, bibilin na lang namin ng gamit. Tapos, yan na lang magpapakulay. Sabi ko, baka hindi ka magpakulay. Ay, ka nung tatay. Hindi, gano'n lang naman. Yung tapos yung mga anak ko, nagsabihan ko. Katulad yan, may mga kahit paunti-unti kita ng trabaho, maamin niyo yung trabaho niya. Tapos yung anak ko may asawa, ganun din ikaw. Sabi ko, inamin ko, naranasan ko ng uminom ng anak. Huwag kayo nag-iingay. Walang mapapat. Diyos, iwasan niyo yung inom na anak, mahalin niyo yung trabaho niyo, kung meron man kayong trabaho. Tapos sabi ko na sa asawa ko, uuwi ako doon kay Tatay Ram. Sabi ko, kahit na anong sabihin nila, malaki ang utak ng loob natin doon.
Teka, nangungan lang utangan ako ng kanina, pag-gising ko, eh, pinatext ko si Kuya August. Kasi yung anak ko, ginamit yung motor. Ginamit yung motor. Ayun. Ay, tatay, tatanghaliin ako, kaya hindi kita hihatid. Yung sineservice ni Kit sa amin po. Doon naman sa akong ko, nag-alis na, may trabaho natin. Kahit Linggo, pinapasok sila. Yan isang pamangkin ko, yan nagpupunta rito. Pinatawagan ko, yatid mo nga ako doon. Okay. Yan, yatid ako ng pamangkin ko. Grabe, sobrang saya ko, tay. Salamat, tatay. Sa ko sinabi kong gari siya, pagka umuwi ako siya, pinatawagan may halik. Basta pag-uwi, may halik yun. Kahit isang buwan na naman, o dalawang buwan, okay na. Ito yung taon na tiis ko. Seven years na tiis eh, no? Pero kumusta po yung pag-gising mo nung umaga ni nanay? Kumusta po yung mukha niya? Okay naman.